sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa ating may lalang. Tanay, inakoniya at hinirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butiin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang ating selebrasyon ng Banal na Misa, pamamaraan ng pasasalamat natin sa maraming biyayang ibinigay sa atin na kinahabagan tayo, pinatawad tayo ng isang mabait na Panginoon. Ginugunita natin ngayon si San Beda, pari at pantas ng simbahan. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Dumating kami. Na tagapaganyaya mga makasalanan na magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangirihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan. Pinagliliwanag mo ang iyong simbahan sa katalinuhan ng paring si San Beda. Loobin mong kami laging maliwanagan ng karunungang kanyang tinaglay at makapamuhay katulad ng kanyang pagkauliran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Para nang nag-alay ng maraming handog ang sumusunod sa kautusan, sapagkat ang tumatalima sa mga utos ay para nang nag-alay ng mga handog na pinagsasaluhan. Ang tumatanaw ng utang na loob ay para nang naghandog ng mainam na harina, at ang nagkakawang gawa ay para nang nag-alay ng handog ng pasasalamat. Umiwas ka sa masama at kalulugdan ka ng Panginoon. Mag-ingat kang huwag makaapi at para ka nang nagbayad puri para sa iyong sala. Huwag kang haharap sa Panginoon nang walang dalang anuman, sapagkat ang lahat ng handog na ito ay itinatagubilin ng kautusan. Kapag ang taong matuwid ay nag-alay ng kanyang handog, ang bango ng taba na sinusunog sa dambana ay pumapailan lang hanggang sa luklukan ng kataas-taasan. Kinalulugdan ng Panginoon ang handog ng taong matuwid sa Kanya. Ito'y isang alaala na hindi niya malilimutan. Parangalan mo ang Panginoon ng buong katapatan at huwag mong panghinayangan ang mga unang bungang iniyahandog mo sa Kanya. Ialay mo ang iyong handog ng may ngiti sa mga labi at magbigay ka ng ikapo ng may galak sa puso. Maghandog ka sa Panginoon ng ubos kaya. Maging bukas palad ka sa Kanya gaya ng ginawa niya sa iyo. Ang Panginoon ay masaganang gumanti. Gagantihan ka niya ng pitong ibayo. Huwag mong susuhulan ang Panginoon, sapagkat di siya tumatanggap ng suhol. Huwag kang aasa,
sa handog na galing sa masamang paraan. Ang Panginoon ay Diyos ng katarungan. Wala siyang itinatanging sinuman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin. Silang tapat sa tipan ko't naghahandog niyong hain. Ang buong kalangitay naghahayag na ang Diyos. Isang hukom na matuwid, kung humatol ay maayos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kayong aking mga lingkod, makinig sa sasabihin. Ako ay Diyos, ang inyong Diyos. Salita ko'y unawain. Ako'y mayroong patutuot, saksi laban sa Israel. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang ihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Ang parangal na nais ko na sa aki iyahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Aki namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayo po ang lahat. Papuri sa Diyos, Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Pedro kay Jesus, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo." Sinabi ni Jesus, "Tandaan niyo ito, ang sino man mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa dahil sa akin at sa mabuting balita ay tatanggap ng makasandaang ibayo. Sa buhay na ito, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusig at sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na magiging una." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Nabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Senyor. Ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos sa aklat ni Sirak? Ito po ang ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon. At yung taong tapat sa Kanya, ang taong nagmamahal sa Kanya, basta nag-aalay, nag-ahandog, naku, tuwang-tuwa ang Panginoon. Hindi lamang Panginoon kung tayo ba ay, kung lahat tayo mababait,
Di po ba? Walang manluloko, walang naglililang, walang nagkukungwari. Kung naghahandog tayo sa isa't isa, magandang buhay. Di po ba? Ganun din ang Diyos. Sinabi, kung maghahandog ka, nakangiti ka, huwag yung may isa dyan. Nagbigay ka ng regalo. Alam mo, mahal yan, ha? Mahal yan. Mahal yan, ha? Mahal yan. kung nagbibigay ng regalo, talagang bukal sa kalooban mo. Hindi yung nandun yung price tag, mahal yan, ha? Mahal yan. Ganun din ang Diyos, ha? Kasi tayo, kaya nandito tayo. Kaya nandito ko. Naghahandog tayo ng sarili. At alam natin kung ano ang yung score natin sa harap niya. Kung mag-aalay tayo. Sa ating ebanghelyo ayon kay San Marcos naman, sabi ni Pedro, kasi si Pedro din para nagbibilang. O paano kami? Paano naman kami? Iniwan ng pamilya, iniwan ng lupa, iniwan ng ari-arian. Ano ngayon? Dilugi kami. Nagkikwenta kung gaano kalaki yung sakripisyo. Sabi ng Panginoon, magkakaroon kayo ng gantimpala na higit-higit sa inyong imahinasyon. Yung halaga, ibubuhos sa inyo ng 100 ibayo pa. Ano yan? Kung magkikwenta tayo, magkikwenta ka naman. Hindi natin alam. Ang mahalaga, kasi iba yung sistema dito, mamamayagpag yung mga makapangyarihan, mga mayayaman. Kahit katarungan, binibili nila. Pero magkakaroon ng katarungan sa dulo, baligtad ang lahat. Yung mga nauuna dito, yung mga namamayagpag dito, ay sa kabila, ayan. Yan, doon ay yung pagtutuos. At tayong tapat at nagmahal, isang komunidad na nagmamahal sa Nazareno, bibigay sa atin ang kanyang pag-ibig ng lubos-lubusan. Tulong ni Maria, ni San Jose, mga santong tumutulong tuwing may pandemya, may tatlong santo ngayon. Si San Beda, matalino po siya, pantas. Tapos naman si San Gregorio, ikapito, Santo Papa, talagang banal na pinuno ng simbahan. At si Santa Maria Magdalene de Pazzi, isang mistikong karmelita, tulungan tayo sa ating buhay espiritual. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, mulat sa panganib ang ating pagtitiwala sa mga layaw ng mundong ito. Itinaas natin ang ating mga puso sa maalab na pananalangin ng Ama. Tugon po natin, Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang simbahan sa buong sandaigdigan, naway maging matibay at tunay na tanda ng daan tungo sa walang katapusang kaligayahan at buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Tayong lahat, naway matutong magtiwala sa mga espiritwal na pinahalagahan, na siyang nagpapayaman ng buo nating katauhan at hindi sa mga material na kayamanan na nagbibigay ng kawalang kasiyahan sa ating mga kaluluwa, manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang ating mga puso, naway hindi natin isara sa mga nangangailangan at salib maging mulat tayo sa pakikiisa sa mga gawain ni Kristo na nagpapagaling at nakapagbabalik loob, manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang mga may sakit at mga may kapansanan, naway madama nila ang kalinga ng Panginoon
sa pamamagitan ng pag-ibig ng kanilang mga kapitbahay at mga kaibigan. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang lahat-lahat sa amin. Makalangit na Ama, tingnan mo nang may habag ang mga nangangailangan. Liwanagan mo ng iyong katotohanan ang aming buhay at bigyan mo kami ng biyaya na mamuhay ayon sa mataas na pagpapahalaga sa amin ng iyong anak na si Jesucristo. Siya na nabuhay, nagahari kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pag-aalay namin sana ay kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan nyo nitong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sagisag ng bigay mong kaligtasan. Pakinggan mo kami, mapagaling ang Diyos. Itulot mong sarili namin laging maihandog sa banal mong hapag ngayon, amin ang ginaganap. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang paghahain namin ngayong si San Beda ay ginugunita ay kalugdan mo nawa. At bilang tugon sa kanyang itinurong kaalaman, ikaw ngayon ay aming pinupuri at pinasasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Beda ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya si Jesucristo ay maasahan sa katapatan, ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mo'y dito ay nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang gantipan.
aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, katiniali namin sa iyong tinapi na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan, kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Magdasal tayo para sa mga yumao, mga namatay nito mga nakaraang araw, nito nakaraang linggo dahil sa pandemya. Kaawaan mo at pagdapating kami lahat na makasal sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niya si San Jose kaysa ng mga apostol, San Beda, San Gregorio Ikapito, Santa Maria Magdalena de Pazzi, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ng lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong, Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakakagaling na utos at turo ni Jesu Kristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan na iniiwan sa inyo aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yung sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ingatan aming bahay, pinsala'y ilayo. Salamat sa pamilya at sa kaibigan, kaloob na biyaya na way walang hanggan. May sakit pagalingin, hirap ay mapawi. Amin pong panalangin, langit ay mabawi. Tayo ay mapabilang sa kaharian niya. Araw ng bagong silang, lugar ng ligaya. Kahabihin si Maria, pati si San Jose, anghel na masasaya, apostol na Jose. Oo, Senor, purihin haring na sa trono, kanyang alay sambayin. Nazareno, O Diyos na aking buhay, maawa ko kayo. Ingatan aming bahay, pinsala'y ilayo. Salamat sa pamilya at sa kaibigan, kaloob na biyaya na may walang hanggan. May sakit pagalingin, hirap ay mapawi. Panahalangin, langit ay mabawi. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo na sa bumubuhay na pagkain si Kristo, ay paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa pagunita namin kay San Beda, kami matuto ng maasahang katotohanan mo, at sa pag-ibig ay magampanan namin ito sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, o pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan, anong ika'y narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nulahati na dyan sa langit, nananalig kami ngayong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos sharing aming mahinainga. Sa tulong po ninyo ay makamit ng kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon Kristo at inyong pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19. At sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, liyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang kanagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang inyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw.
basbasan din po niyo mga daladala ng mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon nito na way maalala nila ng mga pangako nila sa binyag na ikaw ang kaibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Inyo ang Panginoon at sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po niyo sa inyong pag-alisang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Cristo Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin.